Alright, alright, mga power pa naman. Kamusta kayo dyan? Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so yan. Obvious naman kung ano yung nangyari, di ba? Late. Oh my God. Sorry, sorry mga kapower dahil na-late tayo ngayong gabi na to. Sobrang valid naman yung reason ko. Okay? Sobrang valid. Napaka-valid nitong reason. And ito yung pinakang common na valid reason. Nakalimutan ko kasi. True story. Ay, buti naalala ko siya nung tinitingnan ko tong ring light na nasa nakakatanga. So tinitingnan ko tong ring light kasi meron akong ginagawa kanina. Tinitingnan ko tong ring light. Tapos bigla akong naisip. Natatawa ako sa katangahan ko eh. Bigla akong naisip, ba't nga ba nandito tong ring light na to? Tapos nung pagtingin ko sa oras, alas 8 na. No, nakita ko, ano na, 8:20 na. Sabi ko, ba't nalimutan ko? Tapos chinecheck ko ng chinecheck, Friday ba talaga ngayon? Baka naman nagkakamali lang ako, Friday talaga eh. Chinecheck ko tong PC ko, chinecheck ko yung phone ko, tama ba yung oras? So, pagpasensyaan nyo na mga kapower, no? Kung na-late. Bawi na lang tayo. No, 1 hour pa din, okay? 1 hour pa rin. So, titingnan natin, depende sa dami ng tanong nyo. Kung madami kayong tanong, pagbibigyan ko para makabawi ako sa inyo hanggang, tawag dito, quarter to 10 or 10 p.m. Kung madami pang tanong hanggang quarter ng 9. No, para bawi ko na lang yun sa pagiging late ko. Yari ako nito. Kasi meron pa akong leadership training after nito. So, para ano ako sa inyo, no? Para makabawi ako sa pagkakamali ko. Kasi, napaka-valid nung reason ko, eh, no? Nakalimutan. No? So, yun. Tapos na ako mag-excuse, okay? So, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapower, no? Magandang gabi sa Ethical Nation. I hope okay kayo. I hope nag-dinner na kayo. Kung hindi pa, pwede naman kayo mag-dinner habang pinakikinggan nyo ako dito sa ating Q&A session. So, sa mga first-timer dito, comment kayo dyan sa ibaba para masaya. Para mabigyan ko kayo ng shoutout. Okay, so pinakaunang comment na nakita ko, hindi ko alam kung ito yung una talaga kasi nawawala yung mga lumang comment eh. Okay, pinakaunang comment na nakita ko ay si James Bonayog. So shoutout kay James Bonayog na pinakaunang comment na nakita ko dito. Alright, so sa mga first timer, ito yung ating Q&A session. Ginagawa natin every Friday at 8 p.m. dapat. So late ako. 8 p.m. para sa inyong mga network marketers na gusto nyo maging successful sa ethical na paraan. So wala kang niloloko, pinagsisinungalingan, binabaliw, di ba? Pinapangakoan, hindi naman natutupad. Yung tipong papangako mo na yung langit at lupa para lang sumali sa'yo, tapos hindi naman natutupad. So yung mga unethical strategies, ayaw mong gawin yon pero gusto mong kumita ng malaki sa network marketing at gusto mong maging successful na wala kang nilolokong tao. Kasi alam naman natin na hindi maganda yung pangalan ng network marketing. No, sa ayaw natin at sa gusto, ganun pa rin yung sitwasyon. So, ito yung pinakang purpose ng Ethical Nation. Ito yung movement natin, yung hashtag Ethical Nation. Itong Q&A session na to, para turuan kayo na kumita sa negosyo nyo, sa network marketing business nyo, sa ethical na paraan. Assuming na legal yung negosyo mo, okay lang yan, tuloy-tuloy mo lang. And kung ikaw yon yung tinutukoy ko na gusto mong kumita sa ethical na paraan, oh, ito yung community na para sa iyo. Itong Q&A session natin. 'Yun yung pinakang purpose nitong Q&A session na ito. So, ano pa ba? So, mga first timer, regardless kung saan company kakabilang, pwedeng-pwede ka dito. Okay? Meron kasi minsan nagtatanong, okay lang ba kung galing ako sa ganitong company? Okay lang ba hindi tayo pares ng company? Walang kaso 'yan. As long as ikaw ay gusto mong maging ethical, no, gusto mong maging successful sa ethical na paraan, welcome na welcome ka dito sa ating Q&A session. Okay? Iba't ibang company tayo kabilang. And speaking of company, yun lang naman yung rule natin dito. Huwag kayong magme-mention dyan sa comment ng kahit na anong company. Okay? Kahit na anong pangalan ng company, kahit the best pa in the whole universe yan, wala kaming pake. Okay? So, huwag kayong mag-post dyan or magme-mention dyan ng company. Huwag rin kayong magtatanong dyan sa akin ng okay ba tong company na to? Diba? Tapos papangalanan mo yung company. Anything na pagme-mention sa company is huwag niyong gagawin. Yun lang naman ang rule natin para ito yung magsilbing common ground natin, nating mga ethical networkers. Kasi
hindi naman ano eh, hindi naman na dati kasi yung pagiging ethical sa grupo ko lang tinuturo. Okay. Sa grupo ko lang tinuturo. Kaso na realize ko din pagtagal na sobrang baka wala na ako dito sa mundo, no? Hindi pa nangyayari yung vision ko na gumanda yung pangalan ng network marketing. Yung tipong pag tinanong ka anong trabaho mo, proud ka na sasabihin na ethical network marketer ako. Kahit di ka pa kumikita. Yun ang vision ko eh. Kasi alam mo na maganda at tama yung ginagawa mo. Tapos sasabihin ng mga tao, although hindi lahat, pero sasabihin ng majority ng tao na ayos yan. Di ba? Maganda yung ginagawa mo. So, yun yung vision. Kasi pag sinabi mo networker ka, di ba? Iiwasan ka na ng mga tao. Ganun yung nangyayari ngayon. So, yun ang vision ng Ethical Nation. Kaya na-realize ko na pag sa grupo ko lang yung tinuro, ang grupo ko lang, matagal. Baka wala na ako dito sa mundo. Hindi pa nangyayari yung gusto ko. Kaya, ini-spread na natin sa lahat, okay? Sa ating mga Pilipino, okay? Sa atin magsimula, mga Pilipino. Saka na yung mga dayuhan, uunahin muna natin yung kapwa Pilipino natin. Okay, yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation. Kung ikaw ay umaattend sa mga NDO, new members orientation, new members training, or whatever man ang tawag sa inyo ng ganon, parang ganito rin to. Imagine niyo na lang na apply niyo ako for 1 hour lang. Kasi yun naman talaga dapat. Supposedly 1 hour lang yung Q&A session natin. Ngayon lang medyo lalampas tayo kasi nga late na ako. Imagine mo na apply mo ako for 1 hour. Pwede mo itanong dyan sa comment section ng gusto mong itanong sa negosyo mo kung saan ka nahihirapan. And pagdating sa pagtatanong, I hope, no? Mas maganda, gawin mong specific. Huwag yung masyadong general. Specific para sa'yo. Okay, kasi yung magiging tanong mo dyan, I'm sure, hindi lang ikaw ang nagtatanong yan. Meron ding iba na nanonood. Kasi marami dito sa inyo yung mga silent type, no? Na katulad ko rin dati, na nanonood lang nanonood pero hindi nag-i-interact. And that is fine, okay? That is normal. So, malamang sa malamang, yung mga yung magtatanong sa inyo dyan, yung mga payaman, yung mga malalakas ang loob, mga confident na magtanong at gusto talagang matuto, is tanong rin yan ng ibang nanonood. So, gawin mo siyang specific as possible para masagutan ko siya na maayos. And pagdating sa pagsagot ko, ang isasagot ko ay based on my experience, okay? Base sa experience ko, and kapag hindi ko alam yung sagot dun sa tanong, sasabihin ko na hindi ko alam kasi hindi ko naman alam lahat. No, especially outside network marketing, no? Wait lang. Kakapik, ayan, wala na. Pagka meron ka pala kayo, by the way, pag meron kayong mga tanong na ano, na hindi ko nasagot, itanong nyo na lang ulit kasi nawawala na naman dito yung ano, iniistorbo ako nito, nag-i-intro pa ako eh. Nawawala, umaakyat yung comment siguro dahil pag madami nagko-comment. Dati hindi naman to ganito eh. So, yun. Kapag ka ako nagtanong kayo, sasagot ako based on my experience, huwag nyo sana akong tanongin outside network marketing like paano yung investment, stock market, forex trading, bitcoin. Wala akong alam sa mga bagay na yan. No, may alam ako konti lang pero hindi ako expert diyan. So wala akong para sa akin wala akong karapatan na sagutin yung ganung tanong kasi hindi ako expert diyan. Sa network marketing, pwede kong masabi na expert ako. Sa network marketing dahil 7 years na rin ko na rin 'to ginagawa. Kahit hindi ko pa alam lahat. Hindi ko pa alam lahat pero pwede ko na masabi na expert ako based on my results. Okay, base sa resulta na meron ako na na-achieve ko sa ethical na paraan. And dati rin kasi akong unethical networker for almost 3 years, no? Para at least may idea kayo. Kaya alam ko yung difference. Na-experience ko yung pagiging unethical, ethical na-experience ko, offline and online na-experience ko na lahat, no? And continuous pa rin naman tayo nag-grow. So yun lang. Kaya wag niyo sana akong tanongin ng outside network marketing. Tanong niyo sa akin na may kinalaman sa network marketing para masagot ko siya. And isasagot ko sa inyo is based on my experience. At ang isasagot ko rin sa inyo ay kung ano yung kailangan mong marinig, hindi yung gusto mong marinig. Okay? Klaruhin ko yan para sa mga first timer. Yung mga payaman, alam na nila yan. Ibig ko sabihin ng payaman is yung palaging umaattend nitong Q&A session natin. So, kung gusto mo rin maging payaman, no, umattend ka nitong ating Q&A session kasi online lang naman to. Every Friday, 8 p.m. So, alam na ng mga payaman to na pag ako sumagot, isasagot ko sa inyo kung ano yung kailangan nyong marinig, kung ano yung sa tingin ko, at alam ko na makakatulong sa inyo, hindi yung gusto nyong marinig o yung gusto nyong sagot. Okay? So, real talk ako pag sumagot. Kaya huwag kayong magugulat. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. No? Tsaka, katulad ng binanggit ko kanina, pag ako sumagot sa isang tanong, hindi lang para sa kanya yon, para sa inyong lahat yon. Yung nagtanong, siya lang yung spokesperson nyo. Siya yung malakas ang loob. No? Siya yung unang yayaman. Yung nagtanong na yon. Siya lang yung spokesperson nyo, pero hindi lang siya yung tinutukoy ko pag ako sumagot. Lahat kayo. Okay?
So real talk ako sumagot, wala kasi akong pakialam kung magustuhan mo ako or hindi. Wala akong pakialam. Hindi ako nandito para maging magkaibigan tayong dalawa. No? Pwede yan, pero hindi ito yung purpose nun. Ang purpose nito is matulungan ko kayo. Okay, masagutan ko yung mga tanong nyo. Tawag dito, makatulong ako sa negosyo nyo. Yun ang purpose ko. Hindi maging magkaibigan tayo. So kung ang isasagot ko sa iyo ay hindi mo magugustuhan, pero yun ang alam ko makakatulong sa iyo, tapos magagalit ka sa akin, fine, wala akong pakialam. So magalit ka kung gusto mo magalit, magustuhan niyo ako, hindi, wala akong pakialam. So ang ginagawa ko lang is kung ano yung trabaho ko dito sa Q&A session na to. By the way, hindi ako binabayaran dito, libre to. Ito yung pagbabalik ko katulad ng sinasabi ko kanina, vision, okay, para sa Ethical Nation. So, yun, ganun ako pag sumasagot. And nasa sa inyo kung maniniwala ka or hindi. To sa tingin mo mali yung sinabi ko, di wag mong gawin. Kung sa tingin mo tama, it makes sense, try mo. Di ba? Wala akong pakialam din dyan. Wala akong pakialam kung gagawin nyo o hindi. Dati sinasabi ko na i-apply nyo natutunan. Ngayon wala na akong pakialam. Kung hindi nyo i-apply o i-apply nyo, hindi naman ako epektado. So, nasa sa inyo yan. Matuto kayo mag-isip. Dito sa mga training na ginagawa ko, hindi lang itong Q&A session, madami. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip, hindi kung ano yung dapat isipin. No, hindi ko kayo helmet shield. Sa akin ka lang maniwala. Yes, applying. Ako applying. Do not reinvent the wheel bullshit. No, hindi ako naggaganon. Tinuturuan ko kayong mag-isip. Kayo nang bahala magdesisyon kung ano sa tingin niyo yung mga pinagsasabi ko. Bahala kayong magdesisyon kung anong sa tingin niyo. No, isasagot ko lang sa inyo is kung ano yung sa tingin ko ay tama. Okay? Based on my experience, okay? Ano pa? Sa mga first timer, no, shout out Mylin Vallejo ba? Vallejo. Ayan, mga first timer, yun lang yung nakita ko, mamaya na yung iba. And meron akong ginawa, finally meron akong ginawa na ano, na ebook, which is yung Unlimited Prospects Handbook. Makikita nyo dito sa ilalim, may nakikita ko yung naandar dyan na may mga nakasulat, no? Dyan mo makikita na yun. At saka sa description nitong live na to, may mga links, so pwede mo yung i-check mamaya. Sa Unlimited Prospect Handbook, tinuro ko kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect. hindi siya obvious, no? Yun yung title ng ebook eh. No, ebook siya, downloadable. Pwede niyo i-check mamaya, okay? Yung about the Unlimited Prospect Handbook. Doon ako nagturo ng everything about inviting. Okay? And kung hindi niyo pa nila-like itong page ko, kung saan man kayo nanonood, i-like mo na para bati tayo. No, libre lang ang pag-like and i-see first mo para ma-notify ka every time na merong live. Okay? And sa Instagram, kung meron kayong ganun, sa YouTube channel, napakarami kong videos doon, 125% free. Libre. Kaya nasa YouTube siya kasi libre, no? So libre 'yun mga 'yon. I-check niyo mamaya, Carl Serrano, hanapin niyo lang K, no? Yung pangalan nitong page na Carl Serrano K. Hanapin niyo doon, makikita niyo na 'yung channel ko. Tas panoorin 'yon, marami doon, marami pang training. Okay? So, 'yun lang. With that being said, simula na tayo sa pagsasagot ng mga power payaman ng mga tanong nyo. By the way, pala ha, sa pagsasagot ha, pag doble yung tanong nyo, nagdalawang beses ka nagtanong, pagbibigyan ko muna yung iba, no? Pag wala nang ibang tanong, edi yung tanong mo yung sasagutin ko. Okay, so yan. Basta pag hindi ko nasagutan, i-comment nyo lang ulit kasi nawawala eh. Umaakyat. Alright, so yan, power payaman game. Mahaba yung intro ko, no? Almost 15 minutes. Okay, so from Robe Lloyd Bat. Yun, so pagpasensya niyo yung pronunciation ko, hindi tayo perfect pagdating diyan. Robe o Robe? Ewan ko kung anong pronunciation. So ang tanong niya is paano mag-keep ng leaders and members. So yan, magandang ano to, magandang question kasi tawag dito most of the time, natatanggap ko mga tanong is prospecting, inviting, common, very common, especially sa mga baguhan. Pero ganito, maganda. Hindi ako kasi masyadong nagtatopic ng leadership, di ba? Kung di kayo nagtatanong ng about yan, di ako nagtatopic ng ganyan. Diba, kukunti rin yata yung mga videos ko sa YouTube about leadership. So, ayun. So, tanong niya paano mag-keep ng leaders and members. So, meron ba sa inyo ganun din? Gusto niya rin ma-keep yung inyong mga members kasi ang hirap-hirap mag-recruit tapos nagko-quit lang din naman sila. 'Di ba? Todo effort ka sa pag-recruit tapos wala pang isang linggo quit na. Inactive na, di ka na pinapansin. 'Di ba? Tawag dito, sinisin zone ka na lang. 'Di ba? So, 'yun, meron ba sa inyo ganun din na experience? So, comment kayo diyan sa baba. Comment kayo sa ibaba kung ganun din.
Yung saklap, di ba? Saklap best. Okay, so yan. Paano mag-keep? So, pagdating sa keeping, ito ha, ito ang inisip ko. Hindi ako ito honestly. Hindi ako nagki-keep ng members. hindi ako nagki-keep ng members. Hindi ako concerned about keeping. Okay? Hindi ako concerned about keeping. Hindi ako concerned about sa tawag dito, paano sila magi-stay, 'di ba? Hindi ko binibigyan niya ng ganong kataas na importance. Okay, so bakit? Bakit ganon? Dati, oo. Okay, meron kasi akong leadership experience and training na unawaan. And based on my experience din. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, lahat ng sinasabi ko is based on my experience. Hindi ko binibigyan na masyadong focus ang keeping. Bakit? Kasi kahit anong keeping ang gawin mo, magkukwit at magkukwit yan kung talagang quitter siya. Hindi natin alam. Diba? Ito tawag dito is energy management eh. Okay, energy management. Where the energy goes, 'di ba? Where the focus goes, the energy flows, yun ba yung tawag doon? Parang ganun, or what you focus on expands, when you what you focus on gets bigger, 'di ba? Kung saan mo nilalagay yung energy mo, tawag dito, yun yung mas nabibigyan mo ng energy. Hindi ko na alam kung anong pinagsasasabi ko. Basta energy management ang tawag dito. So instead na ang pag-focusan ko is paano ko makikip yung members ko, no? Ang focus ko, number one na focus ko is my production. Okay? Hindi ito ano, hindi siya tawag dito, parang politically correct pag sinabi ko na ganun kasi yung iba iisipin sa inyo, di ba selfish naman yun kung iniisip mo lang is production mo. Magiging selfish siya kung yun lang ang iniisip mo. Ang sabi ko, ang focus ko, ang priority ko, priority, hindi ko sinabing yun lang ang iniisip ko at wala nang iba. Ang priority ko is my own production. Okay? Number two. Okay, hindi naman talaga number two, pero sumunod ko na maging na pinagfo-focusan is instead na mag-focus ako na para ma-keep yung mga members ko or mag-stay sila ganyan, mga leaders ganyan. Ay instead na yun ang isipin ko, magfo-focus ako na gumawa ng isang kultura na iisipin ng mga ito, Hollywood level shit to ha. Bahala kayo dyan kung ano, pag sino yung makakuha nito, ay nako, ewan ko lang. Instead na ang focusan ko, ay yun nga, keeping, paano magstay yung members ko, ang focus ko na lang is gumawa ng kultura na sobrang ganda na iisipin ng tao na parang ang tanga-tanga ko pag umalis pa ako dito. Sobrang tanga ko na pag umalis pa ako dito. Kasi yun yung control ko. Control ko yun. Kaya kong kontrolin yun. Mag-create ng culture, mag-create ng magandang environment, even online lang. Kaya ko siyang kontrolin. Pero yung, dito ka lang, payaman tayo dito eh. Di ba sabi mo, malalim reason why mo? Di ba sabi mo ganito ganyan? Di ba? Instead na ganun, nagiging ano ko nun eh. Tawag dito, nagiging desperado. Scarcity mindset. Lack and needy mindset. Ganun na yung nagiging mindset ko eh. Na para bang siya lang yung tao, sila lang yung tao dito sa mundo na marirecruit ko. Kasi ang focus ko is magstay sila. Nung naunawaan ko do, nung naunawaan ko to, doon nagsimulang pumutok yung income ko, doon nagsimulang magkaroon ng mga leaders, doon hindi naman automatically, gradually, doon nagsimula na hindi na ako ma-stress, no? Nabawasan yung hindi naman hindi ma-stress, nabawasan ng malaki yung stress ko. Okay, doon na nagsimula na bakit pumutok yung income ko kasi naka-focus ako sa doon sa naka-focus ako sa kung saan ako dapat mag-focus, which is my production. Yeah? And ikalawa, nag-focus ako sa kung ano yung control ko is creating a culture. Naiisipin ng tao na parang ang tanga-tanga ko pag umalis pa ako dito. Meron at meron paning alis, walang perfect. Okay, walang 100% retention rate. Yung tipo ng sa 100 tao na in-invite mo, na recruit mo after 2 years, nandiyan pa rin silang lahat, 'di ba? Walang ni isang walang ganun. Okay, walang ganun. Wala kayong makikilala na kahit na success, sinong successful na lodi nyo sa network marketing na may 100% retention rate. Tanungin nyo sila. Kung may magsabi sa inyo ng ganun, sinungaling 'yon?
sinungaling, no? Sa dinami-rami ng na-meet ko ng mga network marketers, malaki, sakto lang, maliit, yung grupo, I mean, yung grupo, successful, sobrang yaman, saktong mayaman, wala ni isa sa kanila nagsabi na lahat ng na-recruit nila mula simula hanggang dulo andyan pa din. Wala. Okay? Meron, merong matitira, pero silang lahat? Never. Never mangyayari in the history ng network marketing. Never, ever, ever. So, wag nyo nang isipin na may ganon. Na gusto mo lahat. Yes, gusto natin ganon, pero hindi siya mangyayari eh. Hindi siya realidad. So, instead na ang focus mo is keeping them, mag-produce ka na mag-produce. No? Mag-produce ka na mag-produce. Mag-create ka ng positive environment, positive culture. Yung kasi yung control mo eh. Kung umalis man sila, fine. Wala akong magagawa. Hindi ko sila control eh. Di ba? Yung kasi isa rin sa toxic na kultura ng networking, hindi ko rin to na banggit dun sa video ko na nakaraan na toxic na kultura. Yung ngayon ko lang, nito ko lang naalala. Na masyadong kinukulong si member na, dito ka lang, payaman tayo eh, power tayo eh. Hayaan mo silang mag-decision. The moment na ginive up, hindi naman talaga para sa kanila eh. Sa totoo lang, nung ginawa ko to, nung in-apply ko to, nung natutunan ko, in-apply ko siya, hindi naman talaga para sa kanila eh. Para sa akin din yun eh. Para hindi na ako ma-stress. Ini-stress ko kasi yung sarili ko. Kakaisip kung paano sila mag-i-stay. Payaman na ba? Power ba? Power? Power? Comment kayo dyan kung power. No? Comment kayo dyan kung first time yung marinig yung ganong klase ng leadership. Payaman. So, ganon yung thinking ko. And nag-work sa akin. 2 years na ako nagbibuild dito sa current company na kinabibilangan ko. So, 2 years na yon, ganda na naging result. Hindi talaga lahat mag-i-stay. Kahit anong gawin mo, no? Magganda ang culture namin. Alam niyo ng mga, syempre, sabi ng mga Team Genuine member, maganda, bias naman. Di ba? Pero maganda yung culture na na-build namin ever since. And paulit-ulit ko itong sinasabi sa mga members ko noon, yung mga leaders ko na. Okay, kasi nanggaling kami sa company na napagsarhan kami. Kasi nga, walang tangible na products. No? So, nung lipat namin dito, natira is yung mga, talagang mga leaders ko na nakakita nung vision ko, nung same na vision. So, paulit-ulit kong sinasabi sa kanila yan, yung about dito sa culture, maganda dapat yung culture natin, ganito ang gawin natin, tayo magsimula, ganyan-ganyan. So, ganun ang ginawa namin. Hanggang sa na-build namin, naipasa sa mga members, sila na yung gumagawa. No? Nakapag-build kami ng magandang culture, pero ang dami pa rin nagkukuit. No? At saka yung mga members niya din, hindi porket nag-quit yan, quit na yan forever eh. Diba? Meron dyan mangyayari, may babalik, meron nag-inactive lang, meron may na-experience lang na downfall or drama or something na mabigat sa buhay nila. Pero, meron dyan babalik pa rin. Basta yung sa akin, wala na akong pakialam. Kumbaga, ayoko nang isipin yun kasi hindi ko control. Ang control ko is yung production ko. Yun ang control ko. So, doon ako magpo-focus. Kaya tayo nai-stress kasi masyado nating pinofocusan o iniisip yung mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. Tama, correct or right? Diba? Pansinin mo yung mga bagay na nakaka-stress sa'yo. Hindi mo naman talaga kayang kontrolin. Tama, correct or right? Mga members mo, kaya mo ba silang kontrolin? Kahit ano sabihin mo dyan, kung ayaw nila eh. Kahit anong pag-remind mo sa kanila ng kung gano'ng kalalim reason why nila, kung ayaw nila. Hindi mo sila kayang kontrolin. Kaya mo kontrolin sarili mo. Diba? So, Hollywood shit level na ng leadership yan. Okay, so I hope na nasagot ko yung tanong ni Rob na lang tatawag ko sa'yo. Kasi yun ang pagkakabasa ko. So, I hope nasagutan ko yung tanong na yun ha. Pagdating sa paano mag-maintain, pa-stay ng member, ganyan. Okay. Next question from Adyuto Reyes. Bakit po lahat ng source of income ngayon? Bakit one of the best ang MLM? Okay. Tama actually yung sinabi ni Adyuto. One of the best. Hindi the best. One of the best. Maraming best eh. Ang hirap kasing i-measure ng best. Ano bang measurement ng best? Diba? Kasi usually, pag sinabing best, ang totoo, perfect. Yun ang ibig sabihin talaga eh. Perfect kayo. For example,
Pwede mong sabihin na itong company na to is the best kasi sila yung pinakang marami. Sabihin na natin na 100k sila, 100k members sa halimbawa lang. May 100k members sila. Tapos itong company nito is ano lang, 1k lang. Okay? 1k lang, 1k. Okay? So syempre itong best, itong best 100k eh. Pero pwede mo pa rin ba sabihin na ito yung best kung sa 100k na yon, 1k lang ang kumikita. Tapos dito sa 1k members na to, 500 yung kumikita. Kita mo? Di ba? So hindi mo pwedeng basta sabihin eh, kasi mas marami sila, mas malaki sila, so sila yung best. Yun na ba yung measurement ng best? So at least naunawaan niyo na para dun sa mga sa inyo diyan na mahilig magsabi na we are the best, we are number one, wala kaming pake, no? Kasi lahat naman na nagki-claim ng best. So hindi mo pwedeng sabihin na ganun kasi katulad dun sa example na sinabi ko, di ba? 1k lang yung kumikita out of 100,000. That is 10%, right? 10% ng ano, 10% lang sa company nila kumikita, samantalang to 1k lang yung members pero 500 kumikita, 50% ang kumikita. Best pa rin ba to? Best sila sa paramihan pero sa kumikita it mas magaling tong isa kahit mas konti sila, oh, di ba? So yun yung sinasabi ko. So, one of the best naman talaga yung MLM. So bakit maganda yung network marketing? Kasi ito na nga, ito yung negosyo na pwede magsimula ang kahit na sino, kahit wala kang alam, kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang natapos, sa pinakamaliit na kapital, low risk na kapital, kasi hindi lang ng kapital eh, high potential income. Potential ha? Potential. Tatrabahuhin mo yung potential na yun. Di ba? Napakaliit na kapital. Meron ka pa bang ibang alam na sobrang liit ng kapital, mataas yung potential income? Tapos hindi mo na po problemahin yung mga papeles, mga legalities, kasi given na yan, tatrabahuhin mo na lang. Pagpasok mo, bili mo yung package, kuha mo yung product, aralin mo yung negosyo, benta mo yung product, mag-recruit ka. Meron ka pa bang ibang alam na ganun kasimple? Diba? Ganun kadali na kahit sino pwedeng pumasok. Diba? So meron nga akong idol eh. Okay, isa sa mga idol ko, ewan ko kung nanonood siya diyan, no? High school graduate. No, isa sa mga M Club ng ano namin, ng company namin. No, hirapan siya mag-English pero milyon ang kinikita. Mas pipiliin ko na 'yon na hindi ako marunong mag-English pero milyon ang kinikita. Kaysa namang galing-galing mo mag-English, no? Wag na natin ituloy. So kahit sino pwede. Kaya yun ang maganda lang naman sa network marketing business kasi binibigyan ng opportunity yung mga tao na kumita, no? Yun nga lang, dahil sa mga unethical networkers, kaya pumapangit yung network marketing. Maganda talaga ang network marketing. Kaya ako na in love dito sa negosyo na to. Ang isa sa mga reason, yun, fact yun, okay? And yes, gusto ko yung part na yun. Pero ang pinakang reason bakit ako na in love sa negosyo ng network marketing is because ito yung bukod tanging negosyo na para ko umasenso, kailangan mong tulungan yung mga tao na umasenso din. And mas maganda kung mas asensado pa sila kaysa sa'yo. Kasi the more na umaangat sila, umaangat ka din. Yun yung reason ba't ako na-inlove sa network marketing. Kasi sa skills, experience na meron ako, dumating rin ako sa point na tutuloy ko pa ba itong network marketing. Ito yung mga time na nalugmok ako, bumagsak ako, nalagasan ng grupo, ganyan. Tutuloy ko pa ba itong network marketing? Di ba? So, dumating ako sa point na ganun. And na-realize ko yun. Masaya ako kapag ka natutulungan ko yung tao na nagpapasalamat sa akin na umaangat sila. Di ba? And logically speaking din, mas maganda yun na tinutulungan mo yung tao na umangat tapos umaangat ka din. Di ba? Kasi ganun yung compensation plan eh. Di ba? Ganun ang compensation plan na network marketing eh. Di ba? So, dun ako na-inlove sa network marketing. Kaya, yun yung reason bakit maganda ang network marketing. Hindi lahat maintindihan at hindi naman kailangan i-explain yun sa ibang tao. Hindi ko yun sinabi. Ito ha, tandaan nyo to. Hindi ko sinabi yun para yun ang sasabihin mo sa prospect mo. Tapos makukonvince mo sila. Wag mong ipakita sa salita, pakita mo sa gawa. No? Ipakita mo sa gawa yung pagiging mabuting tao, pagiging professional mo, pagiging ethical networker mo. So, paanong example magpapakita sa gawa? Pag nireject ka niya, ito mahirap to. Pag nireject ka niya, nilait pa niya kung ano yung ginawa mo, tapos sinabi niya, ay, scam yan, nasa taas lang naman yung mayaman dyan. Pero ang sagot mo sa kanya, okay, nauunawaan ko, naintindihan ko yung sinasabi mo, kung sakali man na magbago yung desisyon mo, magbago isip mo, message mo na lang ulit ako. Salamat sa pakikinig mo sa akin.
Sino sa inyo gumagawa ng ganun? Di ba? Wala. Kung meron gumagawa sa inyo nun, comment mo dyan para mabigyan kita ng shoutout. Kasi magugulat yung taong sinabihin mo ng ganun eh. Ina-expect niya, aawayin mo rin siya katulad ng ibang mga unprofessional, amateur, unethical networkers eh. Hindi, ikaw at least kami, payaman, ikaw dukha, mananatili kang dukha pang habang buhay. Hindi ka naman yung yaman dyan sa trabaho mo. Yung mga imi ka ng mga unethical, unprofessional na networkers. Diba? Yun ang ina-expect niya na sasabihin mo, hindi mo sinabi. Diba? Eh may chance pa siya na sumali sa'yo in the future kapag na-open na yung mind niya. Marami kasi meron nga akong leader ngayon eh. Six-figure earner na sinumpa niya yung networking kahit kailan daw hindi siya sasali. O, tamo ngayon. Six-figure earner siya dito sa grupo ko. Kala ko ba sinumpa mo na? Diba? So, hindi natin alam eh. No? So, kung ikaw nag-iwan ka ng ganong magandang imahe, edi may chance in the future na mapasali mo pa rin siya. And hindi lang yon, natutulungan mo yung network marketing as a whole. Pwede rin isipin ng tao na hindi pala lahat ng networker masama. Kasi ito, nilait ko, sinabihan ko na scam yung networking, nilait ko yung ginagawa niya, pero hindi siya nagalit sa akin. Hindi pala sila lahat ganun. Diba? So, natutulungan mo pang gumanda yung pangalan ng network marketing. So, malaki yan eh. Ang tawag dito? Nag-change siya. Nalimutan ko yung terminology dun. Nagkukonek-konekta yan. Hindi lang yung para sa'yo. Nagkukonek-konekta yan. Lumalaki yan. And sa pamamagitan ng paggawa ng ganun, edi gumaganda yung pangalan ng network marketing. Nakakaambag ka dahil lang sa pagiging professional mo. Nakakaambag ka sa network marketing as a whole. Ba? Okay. So yun, I hope nasagot ko yung tanong ni Adiotor. Next question na tayo. Okay, so bibilisan ko yung mga ano para masagutan ko as many as I can. From Ethical. Okay, ito si Ethical Guy sa YouTube. Hindi ko talaga alam yung pangalan niya. May question lang. Gusto ko gamitin yung 5M sa sarili kong team sa company. Ano yung mga do's, don'ts? Ano yung mga dapat kong pagandaan? Meron po ba kayo may advice? Kung anong tinuro ko about sa 5Ms, gayahin mo na lang. Yun na yun. Okay. Siguro sa advice lang, huwag mo lang expect na perfect yan. Porket ethical ka, yayamang ka na. Hindi ganun nag-work yun. Marami pa rin trials, marami pa rin challenges, marami pa rin errors. Nabubulol na ako. Marami pa rin errors, marami pa rin failures, rejection, marami pa din. Pero ang point lang naman dun is at least ginagawa ko kung ano yung tama. Diba? Kasi in the long run, para sa'yo yun eh. Yung success mo, hindi ka man kasing bilis maging successful ng mga sinungaling at manlolokong networkers. Diba? Pero at least, pang matagalan yung success mo. Once na naging successful ka na, pang matagalan siya. Diba? Kasi ito, isa sa mga training na naalala ko. Pag ikaw ay isang tao na merong integridad, no? Merong integridad, kapag ikaw naging successful, ikaw, tama yung attitude mo, marami kang tinulungan, ethical ka, so, naging successful ka, tapos bumagsak ka. Kasi pwede pa rin mangyari yun eh. Diba? Kasi nangyari na sa akin yun ilang beses. No? Nakaka-achieve na ako ng success, tapos babagsak, tapos makakaangat na, babagsak na naman, diba? Kasi may mga kailangan akong matutunan sa mga moments na yon, kaya na-experience ko yun. Yun yung natutunan ko. May mga kailangan akong matutunan, which is pinagpapasalamat ko kasi natutunan ko. So, mangyayari pa din eh. Pero kung ikaw isang ethical na tao, marami kang tinulungan, marami kang ethical ka. Pagbagsak mo, yung mga tao, okay, yung mga tao sa paligid mo, tutulungan ka niyan makaangat ulit. Kasi natural sa ating mga tao yung ganun eh. Natulungan natin yung tao na alam natin na may magandang values, may magandang purpose na nakakatulong sa iba. Kasi contagious yung pagiging mabait. Diba? Contagious yung gawaing mabuting gawain. Contagious, nakakahawa. Diba? So kung ikaw ay ethical, marami ka tao na tulungan. No? Pag bumagsak, kayangat ka nila. Pero what if unethical ka? Marami kang inapakang tao para lang makaangat ka. Marami kang pinagsinungalingan, pinangakuan ng mga bagay na hindi naman natupad. Kabaliktaran. Naging successful ka, tapos bumagsak ka. Anong gagawin ng mga tao sa paligid mo? Pagtatawanan ng kanila. Buti nga sa'yo. Diba? So at least ikaw, yun yung may masasabi ko pagdating sa pagiging ethical. Hindi pa rin madali. Minsan nga, mas mahirap pa eh. Diba? Mas mahirap pang maging ethical kasi sasabihin mo kung ano yung totoo eh.
Kumita ka na ba dyan? Hindi pa. Isisimula pa lang ako eh. Diba? Sasabihin mo kung ano yung totoo. Pwedeng hindi siya sumali. Pwedeng... Pero ang iniisip mo kasi, ang palagi niyong tatandaan is yung pangmatagalan. Hindi yung para sa ngayon lang, para lang sa pera. Okay, yun yung iniisip ko noon. Maraming tao di naniwala sa akin before. And it's normal. Okay, hindi ko sila masisisi. Kasi pag gumawa ka ng something na bago at kakaiba, maraming tao hindi talaga maniniwala sa'yo. Nung ginawa ko tong, yung sinimulan ko yung pagiging ethical, yung buong bibig ko is yung pagiging ethical, no? Maraming nambash, maraming hindi naniwala, maraming nagsabi na, do not reinvent the wheel. Mga kalokohan nilang gano'n, no? Wala na sila ngayon. Yung mga nagsasabi sa akin ng gano'n before, hindi ko na mahagilap. Asa na kayo? Di ba? Namimiss ko na yung mga hate comments nyo. Di ba? So, yun. Yun lang yung masasabi ko pagdating dyan. Maraming kokontra sa'yo. Marami rin kokontra sa'yo pag ginawa mo kung ano yung tama. Especially kung ginagawa nila ay kung ano yung mali. No? Kasi pagka ikaw nga yung kakaiba, maraming hindi maniniwala. Pero it's fine. Hindi ka nakakaiba talaga eh. Sa totoo lang, mas marami lang yung mga unethical networkers. Pero ngayon, for the past 4 years na buong bibig ko tong ethical na to, dami na rin tayo, no? Dami na rin tayo. So, hindi ka na nag-iisa. No, kung sakali man sa kampanyo, puro unethical talaga, ah, hindi to. Itong ating community, Ethical Nation, meron tayong Facebook group, Ethical Nation. Ayan, puro mga ethical. Di ba? Itong Facebook page sa YouTube, puro ethical. Diba? So, yun. Okay. So, next question. Magpa-shoutout na lang, hindi na ako magtatanong. Eranista yung pangalan, nawala. Ayan, Nolly Boy. Umauban Quezon. No, taga mauban ka lang. Eranista, may kilala akong, may kaklase akong Eranista, baka ano, kaklase ko nung college. Katropa ko, baka kamag-anak mo yan. Kasi taga mauban din yun. Okay, so, ayan. Shoutout sa mga bago, first time. Sino ba yun? Billy, Marata. Ayan. Yun yung nakita ko. Okay, so next question na tayo. Para marami pa tayong sagutan. Okay. Okay, next question from, sino to? Jonel Santillan Wakan. Paano mag-invite sa mga taong di mo kilala, anong tamang approach magpusakal? Okay? Basahin mo yung Unlimited Prospects Handbook. Yun ang may recommend ko sa iyo. Basta inviting, yun ang may recommend ko. Yung Unlimited Prospects Handbook. Marami rin akong video sa YouTube na about inviting. Basahin nyo din yun. Panoorin nyo din yun. Panoorin pala. Panoorin nyo rin yun. Maraming libre doon. Ang problema kasi, ito isa sa mga problema. Naghahanap kayo ng madaling paraan. Baka meron kasing ano eh, secret budol-budol unicorn magic strategy na sobrang dali lang makakapagpasali na kaagad ako. Kapag naghahanap ka ng ganun, wala kang patutunguhan. Okay? Yan na yun. Especially sa inyong mga nagsisimula pa lang. So at least maaga pa lang alam mo na. Wala kang patutunguhan. Ay, eh, medyo matagal-tagal ko na rin ginagawa tong negosyo na to, mga almost 7 years. So alam ko kung ano yung sinasabi ko, no? Wala kang patutunguhan kung hinahanap mo 'yung ganun. Okay, para ka naghahanap ng unicorn. Meron na ba sa inyo nakakita ng unicorn? Kung meron man, hindi mo 'yun nakita, sabog ka lang, no? Tigilan mo 'yan, masama 'yan. Galit si President diyan. Okay. So 'yun. Ne, yun, seryoso ako. Pag naghahanap ka ng ganun madali ang para. Merong mas madali, pero hindi as in super dali na magic. Walang ganun. Okay? Alam ko, kasi ganyan din naman. Okay lang yan, kasi normal. Ganun din ako nung nagsisimula. Akala ko mayroong magic eh. Wala talaga. Okay? So yun, next question. Teka lang. Okay, so yon from Rayan Arenas. Okay, tanong niya is, paano mo ma-attract ang target market mo pag nasa MLM company ka na ipe-present mo ang marketing plan mo? Para sa inyong mga baguhan, no? Lapitan mo. Share mo yung negosyo mo. Diba? Kaya ka lang naman natatakot kasi una-una sa lahat, takot ka ma-reject, takot ka magkamali, takot ka sa kung anong iisipin ng iba tungkol sa'yo. Hanggat meron kang mga ganun, kahit anong strategy matutunan nyo, okay, tandaan nyo to, kahit anong strategy matutunan mo, hanggat meron kang mga ganung takot, number one na yung takot kang ma-reject, takot kang tanggihan, di ba, gusto mo umuo lang sa'yo,
takot ka sa kung anong iisipin ng iba. Hanggat meron kang ganyan takot, wala ka rin patutunguhan. Okay? Normal na may ganyan talagang takot. Lahat tayo meron yan, including ako. Meron din naman akong ganyan nung nagsisimula ako. Takot rin ako ma-reject, takot ako magkamali. Takot ako na kung anong iisipin ng ibang tao sa akin. Pero paano nawala? Yun ang importanteng tanong. Paano nawala yun? Gusto niyo malaman? Hindi, sasabihin ko rin naman kahit sabihin niyo ayaw niyo malaman, wala akong pakialam. Di ba? Paano nawala yun? Paulit-ulit ko kasing naranasan. Hindi siya nawala. Nasanay lang ako. Di ba? Kahit sa pain, di ba? Paanong ibig ko sabihin? Yung mga bata, pag ang bata, sa simula, yung mga bata, pag nadadapa, di ba? Ano nang ginagawa niyan? Iiyak. Madapa, iiyak. Dapa, iiyak. Pero sa paulit-ulit nilang nadadapa, paulit-ulit na lang, eh masaya sila pag tumatakbo sila eh. Masaya sila pag malilikot sila eh. Di ba? Paulit-ulit nila pag dadapa, mapapansin mo, kahit ilang beses na yung madapa, minsan sugat-sugat na, dumudugo na, tawa pa ng tawa. Hindi nawala yung sakit, nasanay lang sila. Tama, correct or right? E paano kang masasanay, hindi mo naman ginagawa? Paano kang masasanay, hindi mo pa ulit-ulit naranasan? Hindi mo pa ulit-ulit ginagawa eh. Akala nyo may shortcut? Wala eh. Tama, correct or right? Tama naman, di ba? Hindi na wala yung rejection. Up until this day. Akala nyo kasi yung mga lodi hindi na nare-reject. No? Mas marami pa yung rejection na na-experience ng mga lodi nyo kaysa sa na-invite nyo sa buong buhay nyo. Real talk. Mas marami pa yung rejection nila kaysa sa na-invite nyo lahat-lahat sa buong buhay nyo. No? Kaya sila ganun. Kaya ganun ang resulta nila. Hindi na wala yung rejection. Nasanay lang talaga sila. Nasanay na kami. Paulit-ulit na eh. At saka normal, alam na namin normal yan eh. Normal na parang pag-inom ng tubig, normal. Normal na parang paghinga. Hindi ko naman kine-question bakit kailangan kong huminga. Huwag na ngang makahinga. Parang tanga nun, di ba? Hindi mo naman kine-question bakit kailangan kumain, bakit kailangan uminom ng tubig. Hindi mo kine-question kasi alam mong normal yan na ginagawa. Kailangan natin to survive. That is the same with our business. Para makasurvive, kailangan sandamakmak na rejection. Kasi yun ang tanging bukod, tanging tulay para makuha mo yung yes na hinahanap mo. Yung sandamakmak na rejection. Diba? So, yun. Kaya kami ganun. Kasi sobrang sanay na kami, wala na kaming pakialam sa rejection. Kasi hindi naman porket nag-no sa amin, no na forever. Eh. Meron pa nga akong naging member. Eh. Blinak pa kami. Hindi lang ako, kami. Blinak kami. Tapos kinalaunan, nag-join. Blinak na, kasi tinuturo ko, pag blinak ka na, wala na. Bye-bye. Di ba? Wala na, blinak ka na eh. Ano nga ano namang hanapin mo pa yung Facebook niya, di ba? Gagawa ka pa ng dami account para, di ba? Waste of time, dami-daming iba dyan. Pero nag-join. Kasi na-realize daw niya later on na ano, maganda nga pala yung negosyo namin. Hindi naman namin siya hinintay. Hindi namin siya hinanap-hanap. Next na kami. Yun. Pag naintindihan mo yan, doon ka magsisimula lang magkaroon ng progress. Walang magic. Okay? Kakahanap mo ng mabilis, yung paulit-ulit ko nga sinasabi, kakahanap mo ng mabilis, lalo kang tatagal. Kakahanap mo ng madali, lalo kang mahihirapan. Okay? So yun. I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay, next question. Tag dito. Asa na? Nawala. Arvin. Okay. Arvin Capenya. Gaano po ka-effective and efficient ang pagkakaroon ng automated system Facebook ads? Can we really find person na willing talaga i-work out on networking? Is it better to having long talk with your prospect? So, regarding sa tanong na to, para itong tanong na ano, about halimbawa sa basketball. Diba? Depende kasi kung hindi ko kasi alam kung nasa na kayong part ng negosyo nyo, kung ilang taon ka na, hindi ko alam, ilang taon mong ginagawa, hindi kung ilang taon ka lang nag-join, di ba? Ilang taon mo nang ginagawa, consistently, di ba? Hindi ko alam eh, kung nasan stage ka na, gano'n nakalaki grupo mo, hindi ko na alam. So, hindi na natin aanoin yun kasi nga, masyadong tatagal, masyadong mahaba. So, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, hindi ko nare-recommenda na gumawa ka ng mga gatong bagay, automated system, Facebook ads. Kasi unang-una sa lahat, anong alam mo?
sa mga bagay na yan. Diba? And pagdating naman sa Facebook ads is, ano yan, ito yung sa akin ha. Ulitin ko katulad yung sinabi ko kanina na sa inyo kung maniniwala ko, sa tingin mo mali yung sinasabi ko, fine. Ay, wala akong pakialam. Diba? Ito yung sinasabi ko kasi ito ay experience ko. Okay, meron akong so far 2,000 plus downlines na so far, no, sa 2 taon, so parang 1,000 isang taon. 'Di ba? Hindi man ganoon karami, pero at least ethical. Wala kami niloko diyan sa mga 'yan. Okay, alam nila. So, alam ko na 'yung experience na 'yan. And hindi lang naman 'yung downlines ko ngayon 'yung down. Ang dami ko na naging downlines for the past 7 years. Hindi ko na bilang. Sobrang dami na 'yan. So, ito 'yung sinasabi ko sa inyo based on my experience. Na ang Facebook ads para sa akin is multiplier yan ng current na result na meron ka. Okay? Multiplier ng current na result na meron ka. So, for example, kung kumikita ka ng 1,000 per week, okay, kayang i-multiply ng Facebook ads yan. Sa kung ilan, hindi ako makapagsabi ng figure. Hindi ko alam. Kasi, napakahabang topic ng Facebook ads na to. And ako, ang tagal ko na tong ginagawa, pero hindi ko pa kinoconsider yung sarili ko na expert. Kasi talagang, hindi siya ano eh, papalit-palit kasi si Facebook eh. Kaya, pwede mong sabihin na na-master ko siya ngayon, pag nagbago ulit yan, di ba, wala ka na ulit alam. Mag-aaral ka na naman. So, tagal ko nang ginagawa to, 2017, natutunan ko to, 2015 pa eh, pero tumigil ako, tapos binalik ko ng 2017, up to this day, so, 3 years. Pero hindi ko pa rin makonsider yung sarili ko na expert. Kasi pabago-bago kasi siya. No? Paulit-ulit, pabago-bagong aral din. So, multiplier siya ng result, current result na meron. Kasi kung kumikita ka ng 1,000 per week, kaya niyang i-multiply yan. Okay? Kaya niyang i-multiply times 2, times 3, times 4, times 5, times 10, pwede. Or more, pwede pang ganun. Depende sa kung gaano kagaling. Diba? Pero kung wala kang resulta ngayon, anong i-multiply nun? 0 i-multiply mo sa 1,000, anong sagot? 0. So, yun ang ibig ko sabihin. Kaya maraming gumagamit nitong Facebook ads na mga hindi marunong, na nag-e-expect, na akala nila magic to pag nag-Facebook ads ako, ito yata yung sikreto ni Power Payaman Lodi. Pag ginawa ko to, yayaman ako. Tapos yun, nalulugmok. Tapos quit na lang. Napupunta sa wala yung pera nila, natatapon. Akala nila magic. Kakahanap mo ng mabilis, mas lalo kang bumabagal. Kakahanap mo ng madali, mas lalo kang mahihirapan. Diba? So, yun. Kung hindi ka kumikita, wala ka pang kinikita sa negosyo mo. Diba? Kahit gaano ka pakatagal, no, hindi ko to nire-recommend para sa'yo. Ang may recommend ko sa'yo is gawin mo kung ano yung basic na kinatatakutan mo. Kaya ka din nagkakaresulta, takot ka kasi. And katulad nung binanggit ko kanina, para ma-overcome yung takot na yan, kailangan pa ulit-ulit mong gagawin. Walang ibang paraan. Yun yung sa akin. Okay, kasi ako pag nag-develop, kaya pwede ko naman ituro to eh. Di ba? Sa mga members ko, ganyan rin ang turo ko. Hindi ko sila tinuturuan agad nitong mga ganto-gantong bagay. Especially yung Facebook ads. No, hindi ko sila tinuturuan ng ganyan. Merong iba nagsosolo, nagsasarili. Yung iba ginagawa, tas nalulugi. Kasi yung tigas ulo eh. Akala nila magic eh. Di ba? Nagmamagaling pa eh. Di ba? Hindi. Yan yung sikreto mo eh. Yan yung ginagawa mo. Wala na sila ngayon. Di ba? So, even sa members ko ganyan, dali lang naman, kayang-kaya ko tong ituro. Meron ako mga selected members na tinuturuan ng ganito, pero ito yung mga members na nasala ko talaga na talagang deserve at meron, kaya nilang, meron sila naging resulta kahit na hindi nila pa to ginagamit. So, di ba multiplier ng result? So, yun yung meron ako mga selected, kaya kong ituro yan. Pagkaso hindi yan ang nasa isip ko, di ba sabi ko kanina, palaging yung mas malaki, bigger picture, yung mas malayo, hindi yung pera ngayon lang ang iniisip. So, ang iniisip ko kasi gusto ko ng mga matatatag na members na hindi yun mangyayari kung bigla ko silang tuturuan ng ganito. Kasi ikaw, malugi ka ng 15,000, 20,000, 50,000, gaganahan ka pang magnegosyo. Kung mali mindset mo, di ba, 10,000 pa, 5,000 pa lang nalulugi sa'yo na hindi pa bumabalik sa'yo sa Facebook ads, quit ka na. Kasi mali mindset mo eh. Akala mo kasi magic. Ha? Hindi ka tatagal. Ayoko nang ganun sa grupo ko. So, kung gusto nila na ano, kung gusto nila mas, kung meron akong member na gusto pa rin magmagaling, wala na akong pakialam doon. Bahala ka. Malaya kang gawin kung anong gusto mo. Na hindi naman ako boss. Na, hindi mo ako boss, hindi kita empleyado. Basta kung ano maging resulta mo, kasalanan mo yan.
maging positive yung result mo, kasalanan mo yan. Negative result mo, kasalanan mo yan. Ba, yun na yun sa akin, bahala ka na. Hindi naman ako, ano eh, hindi ko naman ipipilit kung anong gusto ko para sa kanila eh. Pero yung mga sumunod sa tinuro ko, sila yung mga matatatag, sila talaga yung nagkakaroon ng long-lasting results. Sila yung nakaka-appreciate, sila yung umaani ng malaki. Ayun yung mga leaders ko ngayon. Diba? Nagsisimula ng sumarap yung mga buhay nila. Kasi tama na yung mindset nila, tama na yung pundasyon. Nagsisimula na silang umani. Kasi sinundan nila kung ano yung tinuturo ko eh. Yung mga nagmamagaling, yung mga nagmamatigas ang ulo, wala pa rin hanggang ngayon. So, yun yung ano ko, yun yung sa akin, yun yung experience. Kaya yun ang tinuturo ko sa inyo. Do the basic, approach your prospect. Hindi sa offline, no? Hindi naman kailangan offline kasi alam nyo naman, pandemic. Online, ang dali-dali na nga, online eh. Hindi katulad namin dati, pero hindi ko rin naman sinasabi na dapat gawin nyo yung pusakalan, offline, ganun. Wala nga yun, the more na tumatagal yung COVID, papatay ng papatay yung offline strategies. Pipilitin mo pa rin ba? Magpa-seminar ngayon para lang makapamawir. Wala nang ganyan. Diba? So, yun yung ma-recommend ko. So, pagdating naman dun sa automated system na yan, masyadong malawak yung ano na yan. Pero sa tanong kasi ni RBN, is it better than having long talk with your prospect? Gumawa ka na lang ng video. Record mo yung sarili mo na nagpe-present. Tapos yun, ipakita mo sa prospect mo. Or kung may, sino man sa grupo nyo yung magaling mag-present, by magaling, ibig sabihin malakas mag-closing. Na hindi nang naloloko ha. Na, siyempre ethical pa din. Na hindi nang babaliw, nagsisinungaling. Diba? Kung sino yung magaling, upline mo, ganun. Di, humingi ka, request ka ng video. Tapos yun, napakita niyo sa prospect. Di yan dali. Okay. So yun, I hope nasagutan ko yung okay yung question na yun. So next question naman tayo. Okay, next question naman. Okay, from John Mark. Okay, John Mark Tanaya. Aso lang po, okay lang ba na mag-join sa ibang company para kumuha ng learnings tapos i-apply sa current company? Okay lang naman. Wala namang batas na nagsasabi na makukulong ka kapag wala, okay lang naman. Okay. Ang mahirap lang kasi pagka ganito, okay yan. Pwede mong gawin yan. Ang mahirap lang dito, so para at least alam mo, para maging ready ka. Maging ready kayo kung nag-iisip kayo ng ganito. Is, isipin mo pa kung paano mo siya i-apply sa kumpanya mo. Yun yung matrabaho na part. Kasi for example, ang product nung ginagaya mo na ano na company is health and beauty products. Tapos yung product nyo is ano, tawag dito, ang sobrang layo sa health and beauty. No, let's say ano, sapatos. Sapatos. Diba? Wala na yatang networking na ganun. Diba? Dati meron eh, may kinikwento yung mentor ko sa akin dati na may ganun daw eh. Diba, layo? Paano kami apply? Diba, ang tinuturo nila is about sa health, sa wellness, beauty, mga ganun products, pampaputi, pampapaya, tapos sapatos. So, isipin mo pa kung paano mo siya may apply doon. So, dapat maging ready ka sa ganun, yung adjustment na ganun. Yun lang naman, pagdating dyan. Pero, okay siya. Pwede mo siyang gawin. Okay? So, yon, next question tayo. Okay, so yun. From Rolly. Okay, Rolly De Luna. Tanong ko lang po, ethical naman po ang ginagawa ko about company namin. Totally, pangalawa ko na po itong company. Tapos, may comply po ang SEC, cease and desist sa company. Naranasan ko na po ito dati sa isang company na pinagsaraduhan kami. Ano po ang dapat gawin? Kailangan ko po ang sagot kung anong gagawin. Hindi ko alam ang gagawin na panghinaan ako ng loob. Okay. Itong masakit talagang mapagsaran. So, yung napagsaran kami, kumbaga parang na-realize ko dyan na dapat lang naranasan ko yun para at least alam ko. Alam ko yung pakiramdam at alam ko yung gagawin. Di ba? Para sa mga, kasi hindi bago to eh, na napapagsaran ng kumpanya. So, ang mas malupit pa nga eh, mayroong mga scam company na pag tiningnan mo na maigi, legal naman sila. Tapos biglang magsasara yung recently na dinakip pa ng pulis. Bakit ganun? Bakit legit naman? Di ba? May SEC naman sila. So, ito ang may recommend ko dito, no? Ano kasi, ang hirap kasi kapag ka risky talaga kapag ka ikaw ay sumali sa isang company na nagsisimula. So, kailangan maging ready kayo sa ganun. Kung ikaw ay gusto mo sumali dahil pioneering, 'di ba? Na ano ka diyan, na inganyo ka sa salitang pioneering. Ikaw yung una.
ikaw yung nasa taas kasi akala nyo pagka ikaw yung nauna, ikaw na yung kikit, ikaw na kagad yung yayaman eh. Diba? Hindi siya ganun nagwo-work, no? May advantage yung mga nauna pero hindi siya ganun lang binabase. Kasi kahit nauna ka pa, kung wala ka namang alam sa ginagawa mo, wala rin kwenta yung pagiging una mo. So, yun. Kaya kailangan maging ano kayo, maging tag dito. Kung ikaw ay naiinganyo sa mga pioneer, no, maging ready ka sa ganung risk. May risk talaga na ganun. Okay, may risk talaga. Lahat naman eh. Lahat naman ng business, even yung mga matatagal na, even yung mga credible, stable na, hindi pa rin naman perfect yung mga yan eh. Basta tayo dapat marunong na lang tayong mag-adjust. Marunong na lang tayong sumabay. Marunong na lang tayong mag-respond, hindi mag-react. Kasi itong mga gantong bagay, it's out of our control. Diba sinasabi ko na nga kanina, na yung mga, kaya tayo nai-stress, kasi pinipilit natin bigyan ng pansin or binibigyan natin yung focus natin sa mga bagay na hindi naman talaga natin kayang kontrolin. And isang example to, yung kumpanya mo, di mo kayang kontrolin yan eh. Di ba? Pwedeng number one in the whole galaxy yan. Tapos biglang kinabukasan, ipasasara na. Nangyari yan eh. Ganun talaga eh. So dapat maging ready na lang tayo to adjust. Maging ready na lang tayo na mag-adapt. Okay, maging ready na lang tayo mag-adapt. Kasi ganun rin yung mindset ko. Even yung company na kinabibilangan ko ngayon is stable, credible, alam ko magtatagal. Pero kung sakali man na mangyari, wag naman, knock on the wood, wag naman. Masakit mapagsaluduhan. At least ready ako kung ano yung gagawin ko kasi na-experience ko na before. Okay? Hindi natin gusto, pero walang pakialam ang mundo sa gusto at ayaw natin eh. Diba? Walang pakialam ang kaya natin kontrolin, sarili natin, mag-respond tayo. O, diba? So, ako kasi, ito na talaga yung nakita ko na career. Network marketing. Ito na talaga. Okay? Andito na ako. 7 years ko na itong ginagawa. Diba? Ito na talaga yung gusto ko. Ito na talaga ang gusto ko hanggang dulo ng buhay ko. Kilala ako bilang isang ethical network marketer. Hanggang dulo ng buhay ko. Ito na talaga. No? Pwede magkaroon ako ng mga additional businesses, pero bread and butter foundation ko, network marketing. Yan ang gusto kong ikwento sa mga apo ko. No, alam niyo ba, nung panahon ko, pumapower-power pa ako. Kayo, pindut-pindut na lang ngayon, nakaka-recruit na eh. Di ba? Seryoso, gusto ko talaga na ganun. Di ba? So, kung ikaw ay hindi katulad ko, pwede ka pa mag-isip, no? Pwede ka pa mag-iba. Pero sa akin kasi, para sa akin, sa mga ito, ina-advise ko rin doon sa mga nagsisimula na kung pipiliin mo magnegosyo, hindi lang network marketing, marami pang ibang negosyo. Kung pipiliin mo magnegosyo, dapat decidido ka na dyan hanggang dulo. Kasi kung ang iniisip mo is subukan ko lang, especially dito sa network marketing, subukan ko lang, try lang, pag hindi ako umaman within 2 months, scam to. Diba? Kung gano'n ka mag-isip, huwag ka nang sumali in the first place. Magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na lang, kung ano man ang gawin mo, wag na ito. Wag na network marketing. Kasi kung ganong way ka mag-isip, try lang, pag di ako umaman agad, di ba? Kasi yung iba sa inyo sasabihin, hindi naman ako ganun mag-isip. Yan ang sinasabi ng conscious mind mo, kasi yan yung tama. Diba? Pero yung subconscious mo, nag-expect ng yaman. Paano ko nasabi? Kung ikaw nai-stress ka, 2 months ka pa lang, 3 months ka pa lang, 1 year ka pa lang, di ba, nai-stress ka dahil maliit resulta, walang resulta, o yun yung patunay. Na-expect ka na umaman agad. Yun yung patunay. Lalabas sa resulta mo yan eh. Sinasabi mo na, hindi, di naman ako ganun mag-isip. Politically correct kasi yung tama eh. Diba? Yun yung tama, pero hindi yun yung sinasabi ng subconscious mo. Lalabas yan sa resulta mo. Okay? So, yun. Payman na ba? Payman? It's already 8:30. Marami pa bang tanong? Okay, so yan. Kailangan akong bumawi kasi na-late ako eh. So, yun. Okay. Kapag meron pa rin mga tanong, no, pag before tayo matapos, sasagutin ko pa na sasagutin hanggat hindi nagte 10 PM. Hindi pa ako kumakain. Nagugutom na ako. Okay. So yan. Okay, question from Emil. Emil Ladera, paano maging genuine leader like you? So masyadong broad yung ano, yung leadership. Ang leadership, nagsisimula yan sa sarili. Okay, yan yung, siguro ito yung pinakang simula na may tuturo ko sa inyo about leadership.
Okay, kasi tanong ni Emil is, paano maging leader eh? Di ba? Genuine leader. Ang pinakang simula ng leadership is paano mo i-lead yung sarili mo. Kasi kung sarili mo hindi mo mapasunod, huwag kang mag-expect na susundin ka ng iba. Yun yung sa akin, based on my experience. No, kung yung sarili mo, di ba? Kasi akala ng iba, kasi ang pagkakaintindi nila sa leader, yung may posisyon, yung nasa taas, boss, hindi leader yan. No? Ang favorite na definition ko ng leader is ano, yung kay John C. Maxwell na a leader is someone who knows the way, goes the way, and shows the way in particular order. Okay? Knows the way, ibig sabihin, alam mo kung anong ginagawa mo. Kasi ginagawa mo eh. Kaya alam mo. Diba? Sabi nga, diba, what you see, what you hear, you forget. What you see, you remember. But what you do, you understand. Diba? Totoo naman eh, pag ginagawa mo ng paulit-ulit, naiintindihan mo. Ang dali mo ituro sa iba. Hindi ka na nag-iisip, tama ba itong tinuturo ko? Tama ba? Tama ba yung ginagawa ko? Eh, alam mo, ginagawa mo na paulit-ulit yan. Sanay na sanay ka na dyan eh. Automatic ka na dyan. Diba? What you do, you'll understand. So, a leader is someone who knows the way. Alam mo kung ano ginagawa mo kasi ginagawa mo. Goes the way, ginagawa mo. Ginagawa mo. Goes the way and shows the way. Tuturo mo na sa iba. Kasi alam ko, ginawa ko or ginagawa ko, tuturo ko na sa inyo. Alam ko kung ano ginagawa ko eh. Diba? Yung iba nagsasabi sa inyo, paano gumaling katulad mo? Paano gumaling magsalita katulad mo? Hindi to automatic, na hindi to pagkagising ko na lang, ang galing ko magsalita. Diba? Hindi siya ganun. No? Marami sa inyo hindi maniniwala na super mahiyain ako nung nagsisimula. Hindi nalata ngayon, di ba? Kung ano nung katangahan na yung pinagagawa ko. Diba? Hindi nalata ngayon. Kasi pitong taon. Pitong taon ko na itong ginagawa. Di ba? Pero yung normal default mode ko is tahimik lang ako. Alam niyo ng mga kasama ko, tahimik lang ako. Pag focus ako sa trabaho, focus ako sa trabaho. Hindi ako naghahanap ng kausap. Kasi by nature, introvert ako. Na hindi ako ganitong maligalig. No, hindi natural to sa akin. No, natutunan ko na lang along the way kasi kailangan ko siyang gawin. No, hindi pwedeng gawin kong excuse na eh, hindi ko gagawin 'yan. Introvert ako eh. Hindi ko naman gawain 'yan. Hindi naman ako sanay sa mga 'yan. 'Di ba? It's either pangarap mo or excuses, hindi pwedeng parehas. So pinili ko pangarap ko kaya kailangan ko siyang gawin. 'Di ba? Kaya naging magaling kasi paulit-ulit nang ginagawa. Paulit-ulit ko nang ginagawa. Kaya naging ganito na. Sanay na ako kung anong pinagsasabi ko. Hindi ko na kailangan ng kodigo para ano nga bang sagot dito sa tanong na to. Paulit-ulit ko nang ginagawa eh. Diba? So, yun ang pinakang simula ng leadership. I-lead mo muna yung sarili mo. So, paano mo i-lead yung sarili mo? Yung production. Diba? Nagpo-produce ka ba? Consistent ba yung production mo? Diba? Tawag dito, ginagawa mo ba yung mga dapat mong gawin para sa negosyo mo? Di ba? Bago mo ipagawa sa iba, ikaw muna. Ikaw munang gumawa. Yan ang leadership style ko. Lead by example. Leader knows the way, goes the way, shows the way, di ba? Leading by example. Alam mo at saka ginagawa mo. Hindi pwedeng, ikaw mag-direct, ikaw magbenta, tapos ikaw, ilang benta mo? Ilang direct mo? Di ba? Anong karapatan mo magsabi sa member mo na gawin nila yun, di mo namang ginagawa? Payaman na ba? So, yun ang pinakang simula sa leadership. Yan ang mai-recommend ko, yan ang may suggest ko. I-lead mo yung sarili mo. Pag magaling ka ng pasunurin yung sarili mo, disiplinado ka na, in short. Diba? Yun ang pinakang, kung merong isang salita para doon sa mga pinagsasabi ko, self-discipline. Yun yun. Okay? Madali ka na makakapag-lead ng iba. Kasi confident ka sa gagawin mo. Kasi alam mo, ginagawa ko eh. Diba? Diba, medyo nakakailang ipagawa sa iba kung alam mo namang di mo ginagawa. Kasi paano kung questionin ka? Yeah, syempre yung mga downline, di naman iimik yan eh. Pero nasa isip lang nila yan at hindi ka nila susundin kasi hindi naman nila nakikita sa'yo. Nasa malupit pa, kahit hindi ka magsalita, pero nakikita nila sa'yo, gagayahin ka. Okay, sabi nga nung mentor ko is, nalimutan ko yung... Nalimutan ko yung quotation na sinabi niya. Basta tagalugin ko na lang. English kasi yun eh. No? Mas madaling mangkisi mangkido. Yun na yun. Mas madali. Mangkisi mangkido. Hindi natin ginagawa kung ano yung
sinasabi ni leader, ginagawa natin kung anong ginagawa niya, ginagaya natin. So, lead by example. Okay, power, payaman. May mga question pa ba? Eh, meron pa. Akala ko wala na. Okay, so far, payaman na ba? Payaman na ba? Marami ba natututunan? Okay, comment kayo dyan. Okay, next question. Okay, next question. Asan ang tanong? Okay, tanong. O follow-up question ni Rolly. So, mabilis lang naman to sagutin ko. Tutuloy pa din ba ako? Ikaw bahala. Diba? Pag-isipan mo na maigi. Huwag kang mag-desisyon based on your emotion. Mag-isip. Okay. Palipasin mo muna yung emosyon. Pag na-stress ka, nada-down, whatever, blah, blah, blah. Diba? Palipasin mo muna yan. Tapos pag wala na yan, diba? Alam mo na hindi ka na emosyonal, tsaka ka mag-isip. Tapos tsaka ka mag-desisyon. No? Well, in... Yun ba tawag dun? Basta pinag-isipan ng mabuti na desisyon. I-Englishin pa kasi. Okay. So, yan. Next question. Okay, meron ako man nakikita na mga nagtanong na eh. So, hanapin ko muna yung mga hindi ko pa nasasagutan. Ayun, from Engerson, Rica Blanca. Paano ba i-handle yung emotion sa kapag hindi naniniwala sa yung parents mo at dina-down ka nila? Okay, so magandang question, Joe. Meron ba sa inyo naka-experience ang ganyan? I think lahat kayo. At some point of your business, no? May na-experience ka na ganun? Kung sino pa yung reason why mo, kung sino pa yung mga taong rason ba't mo ginagawa yung negosyo mo, sila pa yung unang-unang hihila sa'yo pababa. Relate ba? Kung di ka nakaka-relate, it's either maswerte ka or hindi alam ng pamilya mo na nag-networking ka. Ibig sabihin, wala ka pang ginagawa sa negosyo mo. No? So, yun. Kasi, napaka-konti. Isa nga lang yung naaalala ko eh. Isa lang yung naalala ko na naging downline ko na sinusuportahan siya ng family niya. Ngayon, wala na siya. Kasi sinusuportahan siya ng family niya. Okay lang mag-quit. Kasi sinusuportahan naman eh. Diba? Yun yung disadvantage nun. So, napakaganda nitong question na to. Kasi halos lahat tayo na-experience natin yung ganitong bagay. No, nung nagsimula ako, para at least may idea kayo, no, nung nagsimula ako, nalaman nung tatay ko, second father, na hindi networking ako, umalis ako sa trabaho, pinalayas niya ako sa amin. Galit na galit siya. Pinalayas niya ako, may matinong trabaho na daw ako, bakit pa ako naggaganyan? Diba? Yung nanay ko, paulit-ulit niya akong pinipigilan, sinasabi niya na itigil mo na yan, mag-aral ka na lang, tapos graduate ka para makakuha ka magandang trabaho, mag-abroad, ganyan. Paulit-ulit, all those years. No? Meron akong isang family member na dun, nasaktan talaga ako nun. Hindi niya sinabi sa akin directly, pero narinig ko galing sa ibang tao na yung mga nasa networking daw walang patutunguhan. Sakit sa akin kasi kilala ko siya, mabait siya, and nasaktan talaga ako doon, no? Pero that is way back, no? Tagal na yun, wala na akong sama ng loob, okay? And nagpapasalamat pa ako kasi sinabi niya yun. Okay, nagpapasalamat pa ako kasi sinabi niya yun. Kung di niya yun sinabi, yun yung isa sa pinakamatinding motivation ko. Nung narinig ko yon, nung nalaman ko yon, hindi ko in-expect na sa kanya pa manggagaling. Nung nalaman, narinig ko yon, syempre, halo-halong emosyon, nagalit, nainis, nalungkot, nasaktan, pero dun ako talagang na-motivate, papatunayan ko sa'yo. Okay? Papatunayan ko sa'yo. So, wala naman kami sama ng loob. Okay, ano na kami? Talagang nagsimula na nga recently, nagsimula na kaming maging close. Okay, nung family member na yun. So, yun. And ano pa? Tatay ko, wala namang kinalaman dito. Wala siyang pakialam. Wala namang kinalaman dito. Hindi naman niya ako pinakikialaman eh. Yung biological father ko. Sino pa ba? Mga kaibigan ko. Pinagtawanan ako. Nagsimula ako. Hindi ko makakalimutan. Kasi close friends ko sila. Kasi kukunti lang yung kaibigan ko eh. Kasi introvert ako. Hindi ako yung pala kaibigan. Nagfo-focus ako sa quality ng kaibigan kaysa sa dami. No?
So ganun ako. So ni isa sa kanila walang naniwala. Tapos ang funny ano story pa nito, nung nagsimula yung pinakaunang network marketing company ko, sa mga kaming magkakaibigan, lima kaming sumali. Ako yung ikalima. Okay, ako yung ikalima. Ako yung pinakang downline. Okay, tapos nung in-invite ko yung ibang natitira naming kaibigan, walang naniwala, yung iba pinagtawanan ako, meron pa nga nagsabi na, "Yun, yung pinakang typical, balikan mo na lang ako pag kumikita ka na." Hindi ko naman siya binalikan. Nalimutan ko na. 'Di ba? Ginawa ko na lang successful yung sarili ko. So, alam ko yung pakiramdam kasi na-experience ko. Hindi bago 'yan, no? Hindi bago 'yan. Welcome to the club. Sabi nga nung mga uplines ko before, eh, kasama yan sa package na binili mo, palayas package, itinakwil package, gutom package, gutom package, no? Baon sa utang package, kasama daw yan, no? And somewhat totoo naman talaga na ganun, normal yan, normal na may experience mo yan. Pero ang point ko dito, ang kailangan nyo na maintindihan, ito learnable skill naman, natural siya sa akin, pero I know kaya mo siyang matutunan, na yung pain na yan, instead na ma-down ka sa nararamdaman mo na sakit na yan, kasi masakit talaga yun kapag ganun yung na-experience mo sa ano, nahanap ko yung tanong, nawawala. Okay, masakit talaga kapag na-experience mo yun, pero ito turn mo yung pain into power. Ay, hindi yung power, hindi yun na tinutukoy ko na power, as in power, no? Ito turn mo yung pain into power. So katulad yung sinasabi ko kanina, yung nasaktan ako, yung sinabi ng family member ko, yung mga nasali dyan sa networking, walang patutunguhan yung mga yan. Sakit sa akin nun. Pero instead na magdrama ako, eh, siguro hindi nga to para sa akin. Siguro para sa mga nasa taas lang talaga to. Siguro tama siya. Sa halip na magdadrama ako na parang tanga, no? Ginamit ko siya as motivation. Turn the pain into power. Ginamit ko siya as motivation, papatunayan ko. May mararating ako dito. So every time na tinatamad ako, every time na kumakampante ako, 'di ba? Nire-remind ko 'yung sarili ko about doon. Teka lang, hindi pa ako successful. No? Ako hanggang ngayon naman 'di ko pa kino-consider 'yung sarili ko na successful. Iba kasi 'yung meaning sa akin ng success, eh. Pero marami na akong success na na-achieve, pero 'yung successful in general terms, 'di pa ako mayaman. Hindi ko pa kino-consider 'yung sarili ko na mayaman. No? Malayo pa ako sa pagiging mayaman. So, yun yung mga nire-remind ko sa sarili ko. Iba na yung motivation ko ngayon. Hindi na yun. Kasi may napatunayan na ako, eh. May pinatunguhan na ako, eh. Diba? Marami na akong pinatunguhan. So, tapos na ako doon. Ibang motivation naman. Okay, ibang motivation naman yung sa akin. Pero, ang nakakapag-motivate talaga sa akin is negative, hindi positive. Hindi ako namamotivate sa, kaya mo yan, tiwala ka lang sa sarili mo. Diba? That's fine. That's okay. May mga tao kasi na namamotivate sa ganun. Hindi ako namamotivate sa ganun. No, nakokornihan ako pag naririnig ko 'yan kasi para sa akin alam ko naman kaya ko, eh. Hindi mo na kailangan pa ulit-ulitin. Alam ko na kaya ko. So mas namomotivate ako pag tina-trash talk ako. 'Di ba? Pag ako trash talk, doon ako nang gigigil. Talaga, ha, tingnan natin sa dulo. 'Yun, katulad ng mga yung kinakwento ko kanina, nung sinimulan ko yung Ethical Nation, ganyan, maraming kumontra, do not reinvent the wheel. 'Di ba? Wag mo lang patutunguhan 'yan, wag kayong makinig diyan, walang resulta 'yan. Gigil na gigil ako ng mga time na yon. Wala na sila ngayon. Nasa akin ang huling halakhak. Diba? So, yun yung may recommend ko. Pagdating dyan, turn your pain into power. Gagamitin mo siya as motivation. Okay? Pagdating sa parents, no, ito ang palagi nyo tatandaan. Yung mga nagda-down sa inyo na family member nyo, hindi sa hindi kanila mahal. Kailangan mong maintindihan to. Kailangan yung maintindihan to. Okay? Hindi sa, mahal nila kayo, kaya nila ginagawa yan. Yan ang pagkakaintindi nila sa pagmamahal. Okay, palagi niyong tatandaan sa family, especially sa family. Okay, plak. 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 alam mo ba 'yan? Comment kayo diyan sa mga nakakaalam nun, na para alam kung you're a man or woman of culture. sino nakakaalam ng plak? Okay, plak. PLAK. Pera lang ang katapat. Palagi niyong tatandaan yung plak. Okay, pagdating sa family. Pag ikaw nagbibigay na ng 10,000, 5,000 weekly, tapos estudyante ka, ma, pang ambag ko nga pala sa mga bayarin.
or kahit yung simpleng estudyante ka, limbawa, kasi parang bata pa to si Anderson eh. Sa nakikita ko sa profile niya, parang bata pa to eh. Nagsimula ako, by the way, 18 years old. Okay? Huwag nyo nang computein yung edad ko. So, bata pa. Especially bata pa. Binibigyan ka ng baon, halimbawa napasok ka pa sa school. Ngayon kasi, oh, homeschool na eh. Wala nang baon-baon ngayon. Diba? Wala nang baon-baon. O, tuition na lang kasi homeschool eh. O, pambayad mo sa tuition mo. Sinabihan mo yung magulang mo, ah, wag naman, ako na magbabayad. Diba? Anong imaginein mo yung reaction nila? Ha? Saan ako muna pambayad mo? Ah, dun po sa networking, yung pong ayaw na ayaw nyo dati. Kumikita na po ako eh. Ako na po yung nagbayad ng tuition ko. Imaginein mo yung reaction nila. Pipigilan ka pa ba? Pipigilan ka pa ba? Pag pinigilan ka, ah, sige ma, akin na yan pang tuition, titigilan ko na to. Akin na yan, akin na yan. Abnormal yung magulong mo. Pipigilan ka pa. Diba? Nakakatulong na sa kanila, pipigilan ka pa. Diba? So, pera lang ang katapat. Mahal ka nila, kaya nila ginagawa yan. Kasi para sa kanila, especially sa magulang, hindi to naiintindihan ng maraming magulang kasi, no? Siguro pagdating ko sa stage na magulang na ako, hindi pa ako magulang eh. Pero bilang perspective ng anak, bilang perspective ng isang network marketer, hindi kasi naiintindihan ng, usually hindi naiintindihan ng mga magulang natin ang success at failure. Hindi nila naiintindihan na iisang dinadaanan yan. Akala nila magkaiba. Ayaw kanilang mag-fail. Ayaw kanilang masaktan. Ayaw kanilang mascam. Kaya kanila pinipigilan. Hindi sa hindi ka nila mahal or treat ka lang nila. Hindi ganun yun. Mahal ka nila. Kaya ganun. Diba? Pero yun ang pagkakaintindi nila sa pagmamahal. So ang gagawin mo, una, turn your pain into power, ikalawa, wag kang makipagdebate sa kanila. Yan yung pagkakamali ko noon. Kasi nakikipagdebate ako eh, nakikipagtalo ko, hindi, pag naging empleyado ka, maghabang buhay kang magiging mahirap. Diba yung typical na tinuturo? Walang patutunguhan yung pagiging empleyado, kaya maraming mahirap. Diba? Nakikipagdebate pa ako ng ganun eh. Diba? Wala silang pakialam sa kung anong alam mo, kahit ikaw pa yung tama, wala silang pakialam. Plak, wala ka pang napatunayan. Sino ka ba? Anak lang kita. Yan ang nasa subconscious nila. Anong pinagsasasabi mo? Wala kang alam sa mundo. Yan ang nasa subconscious nila. Pero pag ikaw ay kumikita na, di ba? Nagsisimula, lalo na pag kumikita ka ng mas malaki kaysa sa kanila. Imaginin mo yun. Pipigilan ka pa ba nila? Okay? Ito isipin mo na maigi ha. Sa magkakapatid, sinong susundin ng magulang? Yung panganay o yung may pera? Yung panganay o yung bunsong mayaman? Sino masusunod? Sino nagdidesisyon? Plak! So yun yung palagi yung tatandaan. Eh kung madadown ka, magpapakadrama-drama ka dyan, kakapanood mo ng telenovela, magagayahin mo yung mga nasa TV, tapos nag-quit ka na lang, di pinatunayan mong tama sila, wala ka talagang patutunguhan dyan. So nasa sa'yo yan, ikaw ang may control. Walang kinalaman ang outside force. Kunento ko sa inyo yung background story ko. Hindi magic sa akin. Hindi nangyari na sinupuntan ako ng magulang ko. Ang dali-dali. Bawat kinausap ko, sumali. Diba? Fairy tale yun. Realidad to. Diba? Andito ako kasi pinili ko na magstay. Pinili ko na patunayan na kaya ko. Kaya andito ako. It took me a lot of years. Lalo-lalo na sa iyo, Anderson. Yun na lang itatawag ko sa iyo, Anderson. Kasi nakita ko dito sa itsura mo, napakabata mo pa eh. Napakabata mo pa. So ikaw yung pinagpala. Kasi yan yung something na hindi makukuha sa iyo, yung edad mo. Diba? Kaya ako rin pinagpala rin ako kasi 18 ako nagsimula. Bata ako nagsimula. Diba? Sa'yo, okay lang magkamali ka ng ilang... Magkamali ka for 5 years, mag-fail ka for 5 years, ilang taon ka? Kung halimbawa, 18. Ilang taon ka? 23. Matanda ka na ba nun? Diba? Mag-fail ka ng 10 years. Kung 18 ka, ilang taon ka? 28. Nasa kalendaryo ka pa din. Diba? So, yun yung kailangan ma-appreciate, lalo na kay Anderson, sa inyong mga bata dyan. No? Huwag nyo madaliin. It's okay to fail. It's okay. Namnamin mo lang yung mga yan. Kasi kung hindi ko ninamnam yung mga na-experience ko na failure, ano na ikukwento ko sa'yo? Ano ikukwento ko sa inyo? Ma-inspire ba kayo? Ay, pasensya ka na, Anderson. Di ko na-experience yan eh.
Yung magulang ko kasi, ano, mahal na mahal ako, sinuportahan ako eh. Binigyan pa nga ako pang 31 accounts. Tapos sila pa yung nag-invite para sa akin. Pinayaman nila nga nila ako eh. Wala na akong ginawa eh. Kaya pasensya ka na, Anderson, hindi ko alam eh. Kung hindi ko na-experience yun. Diba? Yan yung nakakatulong sa inyo to grow. Talaga yung tatandaan. Yan yung sa umpisa, drama pa yan. Yung na-experience mo na hirap, drama pa yan ngayon. Pero pag successful ka na, inspirational story na yan. Walang may pakialam sa mga kwento nyo hanggat hindi ka nagiging successful. Tandaan nyo yan. Silang, yung mga magulang mo, pag naging successful ka, tandaan mo to. Yung mga magulang mo, pag naging successful, yan yung unang mag-standing ovation para sa'yo. Siyempre, magulang mo pa rin yan. Makakalimutan yan yung mga panahon na kinukontra ka nila. Hindi na nila pag-uusapan. Kasi mapapahiya sila. Diba? So, medyo humaba tayo dun. Pero, power naman, di ba? Payaman. Di ba? Payaman naman, di ba? So, ganun. Hindi lang sa nag-negative sa'yo. Even yung mga situation, mga problema, challenges yan eh. Tinutulungan ka niyan mag-grow. Sa buhay natin, hindi pwedeng puro pasarap. No? Yung pag ang gino-goal nyo is mawala na yung stress, mawala yung hirap, goal yun ng mga patay. Gusto nyo na ba? Ako ayoko eh. Kasi yung mga patay lang yung hindi na nai-stress. Yung mga patay lang yung hindi na namumroblema. Diba? Kung ang gino-goal mo is hindi na ma-stress, walang hirap na maranasan, o yun, goal ng mga patay. Wala na silang hirap na nararanasan. Yun pa rin ba ang goal mo? Ang goal natin is to have a better life, not a perfect life. A better life. Magandang buhay para sa atin, sa family natin. Mga tao nasa paligid natin, mga tao kaya natin tulungan. Pero that does not mean na wala ng stress, wala ng hirap, wala. Yung mga yun ba, yung mga akala natin negative. Hindi mag-i-exist ang positive kung walang negative, tandaan nyo yan. Hindi mo alam yung pakiramdam ng busog kung hindi ka naman nagutom. Yin-yang yan, yin-yang. Kailangan yan parehas. Hirap at sarap. Kasi hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng sarap kung hindi ka naman nahirapan. Diba? Hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng sarap, ng hirap kung hindi ka naman nasarapan. Diba? Hindi mo alam. Yin-yang yan, yin-yang, tandaan nyo. Kailangan yan parehas. Power ba? Okay, so yun, last question. Okay, pagbibigyan ko yung mga hindi ko nasagutan na yung mga bagong tanong galing sa mga bagong kapower natin, okay? Okay, so yun. Okay, from Manuel. Hindi ko pa nasasagot si Manuel. Okay, hindi ko pa nasasagutan tong tanong na to. Ano ba yung unang-unang dapat matutunan para makapag-build din ng sariling grupo? Recruiting and selling. Recruiting. Yun ang unang kailangan matutunan. May iba pa bang paraan para makapag-build ng grupo bukod sa pagre-recruit? Pag di ka nag-recruit, makakapag-build ka ba? Yan, recruiting. Yan yung sagot ko. So, isa pang tanong. Okay. Okay, isa pang tanong. Okay, from Jays. Okay, Jays. Sion. Hello Coach Carl, ask ko lang po if yung downline mo is iniwan ka na kasi malaki na ang grupo nila at may sama ng loob kasi umi-income ka dahil sa kanila. So by iniwan, ang pagkakaintindi ko dito is umalis na talaga. Okay? Umalis na talaga. Ito yan. Kasi sama ng loob kasi umi-income. May ginawa ka. Baka hindi ko na alam. Hindi ko na aalamin. Ikaw nang bahala dyan. So malamang may ginawa kang hindi maganda. Or meron kayong misunderstanding. Wala ka namang ginagawang masama. Meron kayong misunderstanding. Or may ginawa kang hindi maganda na hindi mo alam na sumama loob niya. Kung umalis na siya at nag-quit na siya, alamin mo na lang kung ano yung pagkakamali nyo yun. Humingi ka ng sorry. Importante. Importante na malaman mo kung hindi mo alam, alamin mo kung ano yung pagkakamali na ginawa mo. Huwag mo expect na babalik pa yan sa'yo. No? Pero importante, malaman, bakit importante na malaman mo yung pagkakamaling ginawa mo is para hindi mo na ulitin.
Lalo na kung hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong ginawa mo. Para hindi mo na siya maulit. Na ma-realize, ah, masama pala yun. Hindi pala maganda yung ginawa ko. So, hindi mo na ulitin. Diba? Mag-build ka ulit ng panibagong grupo. Yun lang yun. Tulad na sinasabi ko kanina, kung ang focus mo is production, di ba kung sinasabi ko kanina pa, yung pinakauna-una, kung ang focus mo is production, di ba, masakit kung mag-quit sa'yo leader mo, malaking grupo, mawawalan ka ng grupo, or whatever, di ba, masakit. Pero, di ka matatakot, kasi kaya mo mag-produce eh. Alam mong kaya mo eh. Di ba? Masasaktan ka, syempre, kahit naman ako, masasaktan ako eh, kung mangyari yun. Diba? Pero, hindi mo ako matatakot. Confident ako sa kapabilidad ko. Alam ko kaya ko mag-produce, kaya ko ulit mag-create. Kaya ko ulit mag-build. Diba? So, matuto na lang ako dun sa pagkakamaling ginawa ko. Kaya, yung mga past experience ko, yung past failures ko, lahat yan. Kung ako bibigyan ng chance para mag-restart, wala akong babaguhin. Dun sa lahat ng pagkakamali ko. Kahit nga siguro yung pagiging unethical. Kasi kung hindi ko na-experience yung pagiging unethical, walang ethical nation. Diba? Kahit naman hindi ko ma-experience yung pagiging unethical, may unethical pa din eh. Diba? So wala akong may ambag sa industriya natin. Kasi hindi ko alam eh. May ganun pala, unethical. Hindi ko alam eh. Diba? So lahat ng yun, na-appreciate mo. At ma-appreciate mo. Lahat ng mga pagkakamali mo, once na nakalampas ka na, lesson yan lahat. Kaya dapat lahat kukunan mo siya ng aral. Lahat ng experience. At maraming aral na nakukuha sa mga pangit na nangyayari. Hindi sa maganda, sa mga pangit. Pag maganda nangyayari, celebrate. Huwag naman sobra. Celebrate. Be grateful. Magpasalamat. Pag pangit ang nangyari, kunin yung mga lesson. Huwag nang ulitin. Power pa yaman. Okay, so yun, it's already 10 PM. I hope marami kayong natutunan and pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang next Friday. Nag-overtime na tayo ha. Kinompensate ko na yung pagiging late ko. Okay, so I hope marami kayong natutunan. And once again, nasa sa inyo yan kung i-apply nyo or hindi. Ikaw bahala. Okay, kung apply mo hindi, bahala ka. Kung sa tingin mo mali yung sinabi ko, huwag mong gawin. Kung sa tingin mo ay pinapower lang kita, edi huwag mong gawin. Wala akong pakialam. So, I hope maraming natutunan and nakaambag ako sa inyo kahit papano dito sa ating training. Doon sa mga hindi ko nasagutan, bawi next Friday, 8 PM, Philippines time. Every Friday itong Q&A session natin. Mag-set na kayo ng alarm sa mga cellphone nyo. No, para every Friday meron kayong alarm. Or i-turn on nyo yung notification. See first dito sa Facebook page ko kung saan nyo ito pinapanood. Para pag nag-live ako, mag-notify sa inyo. Okay, makikita nyo. Basta every Friday, 8 PM to. Hanggang 9 PM. So, ayo, marami kayong natutunan for tonight. Maraming salamat doon sa mga nagtanong. And yung mga additional resources, pwede nyong i-check. Nakalink dito sa video na to. Nandiyan na yung mga links. Okay? Nandiyan na yung mga training resources na ibibigay ko sa inyo. Yung mga links. Merong free, merong binabayaran. I-check nyo na lang. Tingnan nyo na lang. Okay? So, ayo, marami kayong natutunan. Magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kits tayo next Friday. Bye-bye.